Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. Indian Ambassador bumisita sa UPLB. PDLC nag-inspeksyon ng mga proyekto sa campus. Mga gawain para sa proteksyon ng mga kagubatan, pinangunahan ng UPLB. Bumisita sa UPLB ang Ambassador of India to the Philippines na si His Excellency Shambhu S. Kumaran noong June 30. Ito ay upang mapaigting ng pagbisita ang relasyon ng India at UPLB maging ng iba't ibang universidad na nakabase sa bansang India. Sa naganap na pagbisita ni Ambassador Kumaran ay ibinahagi ng Direktor ng Technology Transfer and Business Development Office o TTBDO na si Dr. Romel Carlos ang plano ng UPLB na magtatag ng Agro-Industrial and Information Technology Parks sa Special Economic Zone sa UPLB. Ibinahagi naman ni Dr. Nelly Agangan ng UPLB National Institute of Molecular Biology and Biotechnology o Biotech ang kanyang pananaliksik tungkol sa Mycovam. Ang Mycovam ay isang soil-based fertilizer para sa fruit trees, agricultural crops, reforestation species at ornamental plants. Binisita din ni Ambassador Kumaran ang Institute of Plant Breeding o IPB at ang Agricultural Machinery Testing and Evaluation Center. Dumalaw si UP President Danilo Concepcion sa UPLB noong July 2 upang siyasatin ang mga tinatayong infrastruktura sa UPLB campus. Kabilang sa mga proyektong binisita ni President Concepcion ay ang mga nasa ilalim ng Colleges of Agriculture and Food Science, Arts and Sciences, Engineering and Agri-Industrial Technology, Human Ecology, at Veterinary Medicine. Bilang abogado at agricultural engineer, nagbigay din si PDLC ng mga abiso upang masigurong ang mga proyekto ay ipatutupad ng mahusay at nasa tamang oras. Kasama ni President Concepcion sa kanyang paglibot ng campus, sina Chancellor Jose Camacho Jr., Vice Chancellor for Planning and Development Dr. Fernando Paras Jr., at ang mga pinuno ng mga unit na kanilang dinalaw. Pinangunahan ng UPLB ang ilang mga aktibidad para sa pangangalaga ng mga kagubatan nitong nakaraang linggo. Noong June 25 ay pinagdiwang ng College of Forestry and Natural Resources ang 23rd anniversary ng pagreorganisa ng kolehiyo noong taong 1998 mula sa pagiging College of Forestry nito. Kasabay nito ay ipinagdiwang din nila ang Philippine Arbor Day. Sa kanilang online program ay inilunsad ng CFNR ang Tameses Tree Rehabilitation Project para sa restoration ng Nara Commemorative Tree na mas kilala bilang Tameses Tree na ipinangalan kay Dr. Florencio Tameses. Si Dr. Tameses ay kilala bilang ama ng Philippine Forestry at siya ring naging unang dekano ng dating School of Forestry. Noong June 30 naman ay nilagdaan ng UPLB ang kasunduan para sa pagtatatag ng Botanical Garden sa UP Laguna, Quezon Land Grant para sa mga nanganganib na species ng puno sa bansa. Katuwang dito ng UPLB ang Energy Development Corporation at Cleantech Foundation Incorporated. Itatanim sa naturang arboretum ang mahigit 600 puno mula sa koleksyon ng EDC at magsisilbing Nature Tourism Destination at Living Research Laboratory para sa pag-aaral ng biodiversity ng bansa. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita.